Good day guys, so sa araw nito ay itong switch ng ating wiper motor, lilipat natin dito. Guys, habang tayo ay nagmamaneho, para sa akin, medyo destructive pagka magsiswitch ka pa dito. Pasensya na kayo guys, putol yung ating switch ng ating wiper motor. Habang nagmamaneho tayo, pag umuulan ganyan, tapos may napansin tayong mist or mga tubig-tubig na maliliit dito sa ating windshield na destructive habang nag-drive tayo. So medyo hassle kapag dalawang kamay mo nariyan, then magsiswitch ka dyan. Okay, halimbawa tanggalin mo lang yun. So medyo hassle guys, lalo pag ganyan putol na yun sa akin. Ngayon, ang gagawin natin guys, pagaganahin natin ito, itong switch ng wiper. Paano? So, ang gagawin natin, buksan natin ito. Buksan natin yan. Then, ititrace natin yung wire na magti-trigger kapag i-switch natin ito. Yan. Dalawang wire lang. Itong una lang. Hindi nakasama yung mga, yung dalawa pa sa baba. So, ganyan lang. Then, automatic mag-wipe yung ating wiper motor. So, yan yung gagawin natin ngayon. So guys, yung una nating ititrace, yung dalawang wire na pag i-switch natin to, magti-trigger or nagkakaroon siya ng connection. So yun yung unang gagawin natin, hanapin natin yun. Gagamit tayo ng multi-tester. Then after nating makita yun, i-connect, puputulin natin tong wire na ito. Yung isa i-connect natin dun sa isang matrace natin. Then yung sa ibabaw, papunta sa wiper motor, i-connect din natin dun sa isa. So, pag i-switch natin yan, gagana na yan. Ganun lang guys. Ganun lang kasimple. So, ang unang gagawin natin, babaklasin natin ito. Itong plastic cover na ito. Then, makikita natin yung mga spaghetti. Joke. Makikita natin yung mga wires doon. Then, ititrace natin yung wires na nakakonect sa switch na ito. So kaibigan, kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag kong kalimutang i-subscribe ang channel at i-like ang video na ito kung nagustuhan mo. Maraming salamat. So yun guys, tanggalin lang natin itong plastic cover na ito. So may mga tornilyo yan, tatanggalin lang natin. So yan guys, ito na yung ating switch. I-trace natin yung wire na yan. May wire yan. So ito yun. Ito yung wire na yan guys. Ito mismo. Then pag i-trace mo yan, pababa pa. Ito na yun. Pag i-trace pababa. Ito. So ito yun guys. Ito yung mga wires na yun. So, yan. Ngayon, hahanapin natin yung dalawang wire dyan na magti-trigger kapag i-switch natin to pababa. Isang baba lang. Yan. Isang switch mo lang na ganyan. Magti-trigger. May connection. May ground. Yun yung hahanapin natin na dalawang wire. Okay? Ayan guys. Ito yung pinakapangunahing kailangan natin, multi-tester. Then, baka magtataka kayo paano kung inyong manibela ay iba sa aking manibela. Ang gagawin lang ninyo guys, tanggalin nyo lang yung plastic cover at hanapin nyo lang ito, yung mga wires na nakakonect sa switch na ito. Hanapin nyo lang yan guys at yun yung magtitrace kayo doon ng dalawang wire na kapag i-switch nyo ito, nagkakaroon ng ground, nagkakaroon ng connection. So yun guys, so itong sa atin, dito natin hahanapin. So, tanggalin ko lang muna ito. Hugutin yung sa baba. Kasi ito,
ito yung mga wires na involved doon sa wiper. Okay? Then, yung sa kabila naman, mga wires naman yan about sa lightings ko. Sa mga lights, sa signal light, sa headlight. So, andito lang yung mga wire na yun nakahanapin natin. Andito sa taas. Ayan. Ayan, dandahan lang. Okay. So, guys, andito yung mga wires na hahanapin natin. Dalawa. Okay. So, switch natin to. Isang beses lang. Yan. Then, hanapin natin dito. Ayan, guys. Ayan. I-on lang natin to. Gagamit tayo dun sa ohms. Ayan. Sensya na kayo sa pronunciation ko. Then, trial and error tayo dito, guys. Trial and error. Dito lang tayo. Switch natin sa 200 million. So, pag may connection, ibig sabihin may reading dyan na 7. So, 7, guys. Okay? So, trial and error tayo. Ayan, walang reading. Next. Wala ulit. Wala. Ayun, may konti. Pero hindi yan yung reading na hinahanap natin. Wala. Ayun, guys. So, nakita natin. So, ang mayroong reading na 7, guys, ito, itong wire na ito, at saka itong isa. So, kung nakita nyo, may response yung ating multimeter. So, 7. So, yun yung may reading. So, sinis natin yan isang beses lang. Okay? So, 7. So, pag binaliktad natin yan, yung wire na yun ay ito. At saka itong black. So, dalawa, guys. Ito yung may reading. So, hindi naman na gumagana ito. Wala nang gamit ito. Wala na rin. Putol na rin ito sa baba. Pag i-trace natin yan, hindi na ito pinagana. So, ito, guys, ang pagaganahin ko. So, ang gagawin ko lang dyan, puputulin ko. Puputulin natin yan. And, guys, so, puputulin na natin. Okay. Uy. Sugatan. So, ito yung kailangan yung nating wires. Balatan muna natin. So, yan, guys. Nabalatan na natin. Then, test natin ulit. Okay, guys. So, nakita nyo yung kanyang reading. So, 8. Stable na, guys. Off natin. Okay. Nawala yung kanyang ground o connection. Then, ibalik natin. 8 ulit. Okay? Ibabalik na natin ito, guys. So, ito lang naman ang kailangan natin, dalawang wire. Then, ikakabit na natin yung mga nakakabit dyan. Ito, anyways, guys, ito hindi na ito ginagumagana. Putol na yung mga dulo nito doon sa pinakailalim. So, makalat yung wiring ko, pero alam ko naman yung mga yan kasi nirewire ko na itong aking owner. Magulo lang. Hindi pa natin na ayos ng maigi. Para yan sa mga future tutorials natin. Ayan. Balik na natin. Ang mahalaga yung kabila. Yung kabilang connection. Kasi nandyan yung mga wirings na ginagamit pa. Active pa. Ito wala na ito. Kasi para lang naman ito sa switch nitong ating wiper. Okay. Ayan, guys. So, nabalatan na natin yung wire. Ayan, nakabalat na yung dalawa. Then, ito yung ating wiper. Gumagana yan, guys. Ayan. Okay, off muna natin.
Then itong wire na ito, ito yung positive, guys. Yung is ito, tanggalin natin to. Be sure na naka-off yung ating ignition para walang spark. Guys, ito na yung ating wire na naka-connect sa ignition switch. Kapag i-on natin yung ating ignition, automatic may power ito, positive ito. So kakabit natin dito sa wire na na-identify natin na may ground kapag i-switch natin yung ating switch dito sa wiper. So kahit saan mo i-connect diyan, wala namang kaso diyan. So dito natin i-connect. Then i-tape natin 'yan. So in-advise ko sa inyo, guys, kapag ganito nag-connect kayo ng wire, pag may panghinang kayo, hihinangin 'yan. So for the sake of our tutorial, at wala pa naman tayong panghinang, pansamantala, pansamantagal na rin, ay tape lang natin muna yan. Okay, then ito, kukonek natin doon sa papunta sa ating wiper motor. Kailangan lang natin ng maikling wire. So yan, susukatin lang natin. Diyan yan lulusot, so kukonekta natin, guys. So para hindi humaba itong video natin, papakita ko lang sa inyo yung resulta. Maraming salamat pala sa panunood at pinagtsatsagaan mong panoorin itong video na ito. I hope na may natutunan kayo sa akin, guys. Yan, huwag masyadong higpit. Ingat lang, guys, kasi doon sa ganitong klaseng wiper motor, yung kabila negative na yon, yung kabilang nakikita nyo. Dalawa yan. So, dalawa yan, guys. Positive itong isa. Yung nasa itaas, negative. Dapat hindi yan didikit. So, yan. So, switch on natin. Siyempre, dapat naka-on na yan lagi. Yan. So, kung mag-wiper tayo, switch lang natin ganyan. Diba, guys? Kita nyo? Yan. So, ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. Imbes na pag umuulan, pag na-disturb, yan. Matigas pa naman i-switch yan. Kaya nga nabali yan, eh. So, instead na mag-switch ka pa dyan, ay dito na lang. See? Diba? Ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. Pagka gusto nyo pagganahin ito, hanapin nyo lang yung dalawang wire na magti-trigger kapag i-switch natin. Then, yung dalawa na yon, yung galing sa ignition na wire, may power kapag i-on natin yung switch, ignition switch natin. Ipunta nyo lang dun, i-connectan nyo sa isang wire. Yun yung isang wire papunta dun sa motor natin. So, ganun lang kasimple. So, maraming salamat sa panunood sa video na ito. Huwag kong kalimutan na i-subscribe at i-like. So, maraming salamat, kaibigan. Mabuhay.